Wow, Kimmy, mas lalong gumanda at naging sexy sa piling ni Paolo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past. Wow, super winner ang Monday ni Kim Chu. Winner siya ng Outstanding Asian Star Philippines sa Seoul International Drama Awards 2024. At nominated siya for Best Female Lead in a TV Series at Content Asia Awards sa Taiwan. Na magkasunod ang naging announcement. Nakasungkit nga ng 6 na nominasyon ng ABS-CBN sa 2024 Content Asia Awards na kumikilala sa mga mahuhusay na mga programa, pelikula at pagganap ng mga artista mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. At nangunguna nga sa listahan si Kim Chu bilang Best Female Lead in a TV Program nominee sa hit Dreamscape serye na Lin Lang, habang nominado naman sa Best Male Lead si Arjo Ataide para sa kanyang pagganap sa psychological thriller na Katleya Killer. Nominado rin ang Lin Lang star na si Kayla Estrada bilang Best Supporting Actress in a TV Program Series. Makikipagtagisan si Kim, Arjo at Kayla sa ilan sa premiadong personalidad mula sa China, Singapore, Thailand, Indonesia, Hong Kong, at India. Samantala, nominado bilang Best Asian Feature Film, telemovie ang Star Cinema revenge drama na A Very Good Girl ni na Catherine Bernardo at Dolly De Leon, kasama ang ilang natatanging pelikula mula Malaysia, Indonesia, at Japan. Kasama rin sa mga nominado ang youth-oriented digital series Zoomers para sa Best Asian Short Form Drama Series category. Habang lalaban naman sa Best Original Reality and or Competition Program ang Reality Queen Dating Series na Spark Champ. Gaganapin ang awards ceremony ng 2024 Content Asia Awards ngayong September 5, Thursday, sa 2024 Trendy Taipei Music Arts and Innovation Festival. Samantala, going back to Kim, natanong ang actress kung besides skincare, what makes her blooming nowadays? Tilian ang mga fans nung Sabado ng hapon sa Meet and Greet para sa kanyang newest endorsement, Face by Bloom. Blooming ba? Tumatawang sagot kaagad niya. Paliwanag niya, medyo chills siya lately dahil tapos na ang mga taping niya sa dalawang trending teleserye na Lin Lang and What's Wrong with Secretary Kim. Ah, tapos na kaming mag-taping. Medyo light lang ang ginagawa ko lately so I get to do things that I want. Gusto ko rin namang mag-taping o mag-shooting. Pero nakakapahinga ng maayos, nakakatulog, maraming time for hindi masyadong pagod at haggard. Paliwanag pa ni Kim, hanggang sinundot na ang tanong kung sino ba nagpapabloom sa kanya. Siyempre kayong lahat na nandito, sabay tili na mga dumagsang fans sa SM North EDSA noong Sabado ng hapon. Kasabay ng short interview kay Kim ay ang meet and greet with her fans na talagang galing paata sa buong mundo. May group ng fans na global. Pero malapit na raw ulit siyang maging busy. Mag-uumpisa na ulit ang teleserye. To bear pa ang sagot niya. Walang detalye. Pagdating naman sa endorsement niya, hindi raw siya nagbibilang dahil baka mabawasan. Basta niya, grateful siya sa maraming blessing na dumarating sa buhay niya. Anyway, sensitive pala ang skin ni Kim, kaya maingat siya sa mga ginagamit na skin products.
sinusubukan daw muna niya bago i-endorse tulad nitong Bloom. Matagal nang pinamamangha ng Chinita Princess ang madlang people sa kanyang show-stopping na ganda sa pelikula man o telebisyon mula pa noong siya ay teenager. At maliban sa pagiging isang masipag na actress at TV personality, ang isa pang din nagbabago kay Kim mula nang siya ay sumikat 18 years ago ay ang kanyang radiant skin. Actually, parang di nga nadadagdagan ang edad niya. Gawaan niya ng bagong endorsement sa Korean expertise at nakasentro sa pag-nourish ng Filipina skin gamit ang mga skin-loving products. Bukod nga dyan ay makikita naman talaga kung gaano ka-blooming at batang-bata si Chinita Princess. Dahil na rin nga ba sa pag-aalaga ng napapabalitang nobyo niyang si Paolo Avellino. Kaya naman tumutok at huwag na huwag pahuhuli sa mga maiinit na kaganapan. Anong inyong magiging reaction sa bidyong ito? Comment below.